Bukod sa ospital at mga gamot, may isa pang lunas pa raw na maaaring matagpuan sa simbahang ito. Ang mga dasal at panalangin ng mahal na ina ng Diyos. Ang Nuestra Señora de la Salud o ang Lady of Health. Ito ay original na image. Galing po Mexico. Yes. At nakarating sa Pilipinas, kailan po siya? 1634. So mag-almost 400 years ago. Balita namin, eh, miraculous din po siya. Marami na rin po siya natulungan ng mga kababayan nating may sakit. That's true. Even in the olden times, she was known as the miraculous virgin of health. Kaya nga yung simbahan niya, puno ng mga gold and silver offerings sa mga gumaling. Yeah. May personal ka bang ano sa kanya? Devotion o... Ang waistline ko was around 42. Okay. 42. So mga 200? Yes. And nag-complication ka? Complications na, diabetes. I had a devotion and because of that, hindi naman talagang nawala yung diabetes. But at least I'm very healthy now. Matapos muli ipakita sa publiko noon lamang nakaraang taon ang imahen ng La Salud. Marami ng deboto ang muling humingi ng kanyang awa at panalangin ng kagalingan. Nilabas namin siya ulit ng November and ang dami ng mga personal testimonies na they had healing through the intercession of the Blessed Virgin. Pumunta sila dito, nung nag-novena sila dito every Thursday, so they would pray the novena. So ang daming mga healings na nangyayari. Agaw buhay noong Nobyembre ang 68 taong gulang na si Greg Montes. Nagkaroon siya ng multiple organ infections. Damay ang kanyang lapay, atay, pantog, baga at puso. Nag-50-50 raw ang buhay ni Greg. Sabi ko sa doktor ko nga, Dok, susuko na ako. Parang hindi ko na kaya. Pero sa halip na sumuko, panalangin raw sa La Salud ang pinanghawakan ni na Greg. Pumunta yung kaibigan ko doon. Mm-hmm. Tapos binigay yung nubina. Hindi maduda yung milagro na binigay sa akin. Kung paglabas niya, timing na nasa hospital ako, November 15. Ito na ang tao na, unang tao na naghingi ng milagro ko, bibigay ko sa iyo, bibigay sa akin. Matapos ang 4 na buwan, ang itim na marka na lang ng oxygen na inilagay noon kay Greg ang naiwang paalala ng pagsubok na kanyang pinagdaanan. Message ko sa Our Lady of Health, maraming salamat sa pagtulong mo pag may milagro sa buhay ko. Yun lang ang masasabi ko. Ang piyesta niya, November 17. Pero ang original fiesta niya is third Friday of Lent. That's the reason why she is called a penitential virgin. So yung procession niya was a penitential procession. Ang may 300 taong imahen na ito ng La Salud na dinala sa bansa ng mga paring Agustino Recoleto, nakubliman ng matagal sa ating paningin. Hindi pa rin nakalimot na duminig sa mga hiling at panalangin ng kanyang mga anak na nangangailangan ng kanyang kalinga. Sa pamamagitan ng kanyang mga dasal, sa kanyang anak, at ating Panginoong Hesukristo, ang pinakaasam nating kagalingan. Hindi imposibleng makamtan. Come, huwag kayong mahiya, huwag matakot lumapit sa mahal na ina upang tayo gumaling sa ating mga sakit sa katawan, sa kaluluwa at sa lahat-lahat.